isang maperang pagbati po sa ating lahat. Sinabi ko po na mapera kasi ang pag-usapan po natin sa Module 2 ay tungkol sa konseptong pampera ng kumita. Layunin po ng session na ito na una, masanay ang mga gurong kalahok sa mga bahagi at nilalaman ng Module 2. Ikalawa, makilala ang konseptong pampera ng kumita. At pangatlo, mapagtanto ang kahalagahan kung bakit kailangan kumita ng pera. Bago po natin formal na simulan ang session para sa Module 2, pag-isipan muna natin, ano ang pinakagusto mong mabili sa ngayon? Siguro marami po kayong nais mabili, di po ba? Ang iba gustong bumili ng house and lot. Siguro yung iba po, sasakyan. So kung itong katanungan pong ito ay ibibigay po natin sa mga bata, ano po kaya ang magiging sagot nila? Siguro andun po yung laruan, gadget, pagkain, at marami pang iba. Sa tingin nyo po, paano po kaya natin ito mabibili? So ang pag-uusapan po natin sa Module 2 ay tungkol sa konsepto ng kumita. Paano natin mabibili ang gusto nating physical na mga bagay? Siyempre, kailangan po natin kumita. Ito po ang mga layunin sa module na ito. Una, malaman mo na ang lahat ng physical na bagay ay may katugmas na halagang pera. Ikalawa, mabatid na kung nais ng isang item o bagay, kailangan mo ng pera upang mabili ito. Pangatlo, maunawaan mo na ang pera ay pinaghihirapang kitain. At ang panghuli, makilala mo ang kahalagahan ng pagtatrabaho upang kumita sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Upang lubos nating maunawaan ang nilalaman ng Module 2, kailangan po nating tandaan ang kahulugan ng mga salita sa kung paano ito ginamit sa module. May dalawang salita na kailangan po nating tandaan sa module na ito. Ang una ay ang salitang kumita. Kapag nakita nyo po yung salitang kumita sa Module 2, ito po ay tumutukoy sa natanggap na pera o kita sa ginawang trabaho o servisyo. At ang pangalawa pong salita ay ang makaya. Ito naman po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng sapat na perang pambili o pambayad. Tulad ng ibang module na pag-uusapan natin, ang Module 2 ay mayroong panimulang pagsubok na susukat sa kung ano ang alam ng bata sa konseptong pampera ng kumita. Makita nyo po rito na ito ay binubuo ng limang katanungan. Sa nakaraang module, natutunan natin na hindi lang paggastos ang maaari nating gawin sa ating pera, kundi mayroong apat na pagpipilian na kailangan gawin dito. Kumita, mag-ipon, gumastos, at magkawanggawa. Natutunan mo rin dito kung kailan at kung paano gawin ang apat na pagpipilian upang makamit ang iyong mga layunin. Sa module na ito, tatalakayin ang kumita na isa sa apat na pagpipilian sa paggamit ng pera. Sa Module 2, may papanoorin na video ang mga bata o kaya ay may babasahin silang comics tungkol sa kung saan galing ang pera. Pero, bago po sila manonood o magbabasa, kailangan muna nilang sagutin ang apat na katanungan na nakikita niyo sa slide. Sa babasahin comics o papanoorin musical video ng mga bata, masasagot ang mga tanong na nakapaloob sa gawain sa pagkatuto. Tara! Panoorin natin ang video na pinamagatang It's Got to be Earned. Kailangan kumita ng pera. My mom lives in the past now, 'cause I need a few dollars more. Every day brings my everyday things, and they all cost money. I'm taking my turn to earn, gotta earn me some money. And if I really want that new set of wheels, then you know that it's gonna
they leave for work, 'cause my parents got bills to pay. My folks work hard for a paycheck, that's what buys things every day. Turn on sweet tunes in my iPod to keep the mom and dad bought for me. Thanks, Mom and Dad. Yeah, you could say that I'm lucky the way that they provide for me. Every day brings my everyday things, and they all cost money. They cost money. I'm taking my turn to earn. I gotta earn me some money. And if I really want that new sweet car, then you know it's got to be earned. I wonder what I'd be good at and how much I could earn. I'm pretty good with numbers, but the outdoors I prefer. I see a sign out the window, they're selling fruit on the side of the street. We have fruit trees in our yard, yeah, I think that could work a treat. Every day brings more everyday things, and they all cost money. Mom and Dad said it's okay to turn our fruit into hard-earned cash. It's good to have some extra hand from our helpful friends in the bank. We work hard to show special care and we're singing all the time. Look at this stack of dollars I made, today I got paid. Today we got paid. 'Cause if I want that awesome car, I work hard, I can buy my own things. I guess that's a lesson learned. And 'cause I want those hot rod wheels, I earn my money and now it's mine. And so the lesson to be learned, if you really want something, yeah, it's got to be earned. O ayan, napanood na natin ang musical video. Nag-enjoy po ba kayo sa inyong napanood? Kung wala pong pasilidad ang paaralan upang mapanood ng mga bata ang musical video, mayroon pong comics na pwede nilang basahin. Ito po ang halimbawa ng comics na ipapabasa sa mga bata. Pagkatapos na mapanood ang musical video o mabasa ng bata ang comics, kailangan nating alamin kung may naintindihan ba sila sa kanilang pinanood o binasa sa pamamagitan ng mga katanungan na makikita nyo sa screen. Sa bahaging ito ng Suriin Mo, iuugnay ng bata ang kanyang sarili sa buhay ng isa sa mga tauhan sa musical video na kanyang napanood o sa comics na kanyang binasa sa tulong ng mga gabay na katanungan na nakikita nyo sa screen. Ito po ang halimbawa ng gawain na makikita sa module kung saan huhulaan ng bata ang halaga ng mga item na nasa larawan. Sa bahagi ng pagsasanay, may mga kailangang gawin ang mga bata upang higit na maunawaan ang konsepto na kapaloob sa module. Sa unang pagsasanay, isusulat ng mga bata ang mga item na gusto nilang magkaroon sa kanilang pangarap na silid at huhulaan nila ang presyo ng mga item. Sa ikalawang pagsasanay, isusulat naman nila ang mga gawain na kanilang gusto o kung saan sila magaling at sa katabi nito, isusulat rin nila ang mga maaari nilang gawin upang kumita ng pera. Sa puntong ito, dapat maikintal sa kanilang isipan kung bakit kailangan kumita ng pera. At kung sakaling kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho, ano ang magiging kahalagahan nito? Para sa panapos na pagsubok, may dalawang bahagi na sasagutan ang mga bata. Ang unang bahagi ay ang crossword puzzle na makikita sa slide. At ang pangalawa naman ay binubuo ng 5 items na multiple choice questions. Nakalagay rin sa huling bahagi ng module ang susi sa pagbabasto upang malaman ng bata kung tama ang kanyang sagot sa mga tanong. Pagtapos na ang bata sa Module 2, ibabalik ang Module 2 para makuha ang Module 3. Ipapasa ang kwaderno upang makita ng guro ang resulta o output ng mag-aaral sa mga gawain sa Module 2. Bilang panghuling katanungan, ano nga ba ang kailangang isaalang-alang sa paghahanap ng mga paraan
upang kumita ng pera. Para sa hashtag pulot ka sa araw na ito, maaari niyong isulat sa comment section ang inyong mahalagang natutunan sa session na ito. Sa pagtatapos ng session natin para sa Module 2, nais kong iwan sa inyo ang kasabihan na ito. First you learn, then you remove the L. The more you learn, the more you earn. Maraming salamat po at isang magandang hapon sa inyong lahat.